Magandang araw po sa inyong lahat. Nagpupugay po ako sa inyo mula sa himpilang ito at sa palatuntunan ng Ano ang Katotohanan. Pag-aaralan natin, hihimay-himay natin at ating talagang papansinin ang detalye noong mga talata na ating tinitingnan. At ngayon po, muli tayong mag-uusap dito upang tingnan ang personalidad ni Jesus. Ngayong araw, titingnan natin kung paanong si Jesus ay kinilala sa buong Biblia sa kanyang pagdating doon sa Israel. Ang isa na nagbigay ng pagkilala kay Jesus ay si Propeta Mika. Sabi niya doon sa Mika 5:2 ang ganitong mga salita. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno o mangunguna sa Israel na ang pinagbubuhatan ay mula nung una, mula ng walang hanggan. Ang lugar na Bethlehem, doon po ipinanganak si Jesus. At ang lugar na ito ay tunay na maliit, ngunit ito ay itinakda ng Diyos upang si Jesus ay isilang doon. Ngayon, tingnan natin ang mga tala ng pagkakasilang kay Jesus at ang naging kasaysayan niya dito na ating makikita sa Biblia. Isang katakatakang kalagayan ang ating mapapansin sa mga sumulat ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Apat silang lahat, si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Lahat sila ay nagsulat tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ni Jesus, pero isa lang sa kanila ang kumilala kay Jesus tungkol sa kanyang pinagmulan. Titingnan natin kung sino ang isang iyon mamaya. Meron lamang tayong tanong. Saan po nagsimula si Jesus? Sangayon po kay Mika o Mika, nagsimula si Jesus mula pa noong una, mula pa noong walang hanggan. Totoo, hindi binanggit ni Mika ang pangalang Jesus at maunawaan natin yan sapagkat lahat po ng mga propeta sa buong lumang tipan, wala kahit isa ang nakapagbabanggit ng pangalan ni Jesus. Ang mga propeta sa lumang tipan ay nagpapahayag tungkol sa propesya. Tungkol saan? Tungkol sa propesya. Ito ang gawain at dahilan na kanilang ginagampanan ang kanilang tinanggap na tungkulin mula sa Diyos. Kanilang sinasabi o ibinibigay hindi ang kasaysayan o history tungkol kay Jesus. Ang tanging makikita natin ngayon na pagkakakilanlan ay yung mga salita o parirala na magpapatunay na ang kanilang tinutukoy ay si Jesus. Gaya ni Mika na binanggit ang isa na mula sa Bethlehem na bagaman maliit na lugar ay lalabasan ng isa sa mamumuno sa buong Israel. Saan po ipinanganak si Jesus? Doon po sa Bethlehem. At ito ay mga salita ni Mateo sa Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 6, na kung saan kinuha niya ito kay Propeta Mika mula sa lumang tipan. May mga binago si Mateo sa mga talata na ginawa niya na hindi binanggit ang pinagmulan ni Jesus. Sa halip, tumigil siya doon sa lalabas na mamumuno o magiging pastor sa bayang Israel. Ihambing natin ang sinabi ni Mateo doon sa binanggit ni Mika. Sa itaas na bahagi ay ang sulat ni Mateo. Makikita natin na inalis ni Mateo yung libo-libo ng Huda. Ganun din, inalis niya yung pinagbubuhatan ay mula noong una, mula ng walang hanggan. Si Lucas naman, binanggit niya ang Bethlehem na ikinabit niya ito kay David na ito rin ay lungsod ng David na nabanggit. Samantalang si Jose, na ama ni Jesus ay nakakabit kay David. Si Jose po ay galing sa angkan at lahi ni David. Ang mga pastol ng tupa ay naganyak din na pumunta sa Bethlehem upang pagkatapos nilang makausap ang mga anghel na nagdala ng balita sa kanila ay kanilang puntahan ang lugar na pinagsilangan kay Jesus. Ngunit sa mga sumulat ng Ebanghelyo ay mayroong isa na nagbigay ng patutuo tungkol sa pinanggalingan ni Jesus. Sino po siya? Siya ay si Juan na nagsabi na si Jesus ay salita ng Diyos
at suma sa Diyos at siyang Diyos. Kung mayroon siyang ibang sinabi, ang mga iyon po ay galing kay Jesus. May kinalaman sa pinagmulan ni Jesus. Ang mga ito ay kanyang patutuon na binanggit ni Juan. Binanggit din ni Jesus na siya ay mula sa Diyos, bagaman hindi naniwala ang mga Fariseo na kanyang kausap noon. Dito rin ay makikita natin kung paanong si Jesus ay nagbigay ng apat na mga patutuo. Patutuo ni Juan sa 5:32 hanggang 35 ang mga ginawa ni Jesus, talatang 36 ang patutuo ng Ama, talatang 37 at 38 at sa dulo ay ang patutuo ng mga kasulatan, talatang 39. Sinabi niya, ang mga patutuong iyon ay tunay at nagsasabi na siya ay galing sa langit at isinugo ng Ama sa lupa. Sa kabila nito, ang mga Fariseo ay hindi pa rin naniwala sa kanya. Mayroon tayong tanong na dapat na ibahagi sa inyo. Una, bakit ayaw ng mga Fariseo na maniwala kay Jesus? Ano ang dahilan na sa kabila ng mga sagot ni Jesus at sa kabila ng mga patutuo na kanyang binanggit, hindi pa rin naniwala ang mga Fariseo sa kanya? Ang unang dahilan kung bakit ayaw maniwala ang mga Fariseo kay Jesus ay bunga na rin ng kanilang sariling kaisipan. Ayaw nila na maniwala kay Jesus dahil ayaw nilang sumampalataya sa kanya. Ito ang malaking dahilan na hindi tinatanggap ng mga Pariseo ang sinasabi ni Jesus. Ang ikalawang dahilan ay natatakot sila na mawala ang kanilang suporta mula sa mga Hudyo. Maraming mga Hudyo ang nakakita nga ng mga ginawa ni Jesus na kamangha-mangha, unti-unti, nababaling ang atensyon ng mga Hudyo kay Jesus. Ito ay napupuna rin ng mga Pariseo. May kapangyarihan ng mga Pariseo. Ito ay bunga ng maraming mga pagpapaliwanag nila tungkol sa batas at lalo na may kinalaman sa Sabat. Gusto nila ang kapangyarihan ito kaya ang anumang bagay na makita nila na maaaring daan para maalis ang kanilang pangunguna sa mga Hudyo ay kailangan nilang bantayan. Mahirap na mawala ang kapangyarihan iyon sa kanilang panahon. Ikatlo, maraming mga tama sa mga sinasabi ni Jesus may kinalaman sa mga aral at turo na binabanggit ng mga Pariseo. Alam ito ni Jesus at alam din ito ng mga Pariseo. Ang layunin po ni Jesus ay dalhin ang mga Hudyo sa pagkakilala sa tunay na salita ng Diyos. Kaya sa mga salita na kanyang binanggit, ang mga tao ay natutuwa. Inaalis niya sa maiksing salita ang mga pahirap na inilagay ng mga Pariseo sa mga tao at inilalagay niya ang mga tao sa isang simpleng pagkaunawa at pag-intindi sa mga mahalagang salita ng Diyos. Puntahan po natin ang unang aklat ng Biblia para makita natin ang kauna-unahang pagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesus. Sa pagkahulog sa kasalanan ng ating unang mga magulang, ang Panginoong Diyos ay nagpahayag ng kanyang panukala upang iligtas ang tao sa kanyang pagkakasala. Sa Genesis 3:14-15, binanggit ang unang tala ng pangako ng Diyos. Dito po ang nagsasalita ay ang Diyos. Ang konteks nito ay bunga ng pandaraya ng Diablo kay Eva at kay Adan. Ang Diablo ay nagpanggap na isang napakaganda at matalinong ahas. Sabi ng Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng laman at higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Mula sa mga talatang ito, nag-umpisa sa kasaysayan ng tao ang pagpapahayag ng panukala ng Diyos upang kanyang iligtas ang tao sa pagkakasala. Tandaan ninyo, ang binanggit po dito ay ang paglabas ng bini na sinasabi ng Diyos na galing sa babae. Lumipas ang mga taon at dumating naman sa panahon ng isang lalaki na may pangalang Abraham
at ng kanyang asawa na si Sara. Kay Abraham, sinabi ng Diyos ang ganitong mga salita na ating makikita sa Genesis 12:3. Ang sabi doon, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kung ating papansinin, sa talatang ito ay sinabi ng Panginoon Diyos ang pagpapala na ibibigay niya sa lahat ng angkan sa lupa. Sino po ang tumanggap ng mga pangakong ito? Si Abraham po. Sinundan naman ito ng pangako na sinabi rin ng Diyos kay Sara na asawa ni Abraham. Tingnan natin ito sa Genesis 17:19. Ang sabi po ng Diyos, ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kanyang pangalang Isak at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya na pinakang tipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Pansinin natin na ang Panginoong Diyos ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga pahayag may kinalaman sa pagliligtas na kanyang gagawin sa buong sanglibutan. Ito ay ipinahayag niya sa mga lahi na nagumpisa kay Abraham. Bawat isa sa mga lahing iyon na dumating at lumipas ay nagtaglay ng mga pangako sa pagliligtas ng Diyos. Dumating naman ito sa panahon ng mga anak ni Jacob. At ganito naman po ang sabi ng Diyos kay Jacob patungkol kay Huda sa Genesis 49:10. Ang setro ay hindi mahiwalay sa Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pag-ita ng kanyang mga paa hanggang sa ang Silo ay dumating at sa kanya'y tatalima ang mga bansa. Si Huda ay isa sa mga anak ni Jacob. Ang pangalang Jacob ay binago na at ginawang Israel at sa paglipas ng panahon, patuloy na iningatan ng Diyos ang Israel at ang kanyang pangunguna ay laging nakabantay sa bansa. Doon po sa ilang, formal na kinilala ng Diyos ang pagtatayo ng bansang Israel at ginawa din niya ang kanyang programa sa pagpapalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtayo ng sanktuaryo. Layunin ng Diyos na sa pamamagitan ng sanktuaryo ay ipaunawa sa Israel ang lagim na dulot ng kasalanan. Kaya marami siyang itinuro sa Israel may kinalaman sa sanktuaryo. Nang dumating na sa panahon ng Israel ay nasa ilalim ng mga ibang mananakop. Sinabi naman ng Diyos ang mga salitang ito na ating makikita sa Isaiah 9:6-7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang lalaki at ang pamamahala ay maaaring o maaatang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-Mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isa sa gawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Magalak po tayo sapagkat sa mga salitang ito na binanggit ni Isaias, lumapit na tayo sa panahon na ipinapakita ng Diyos ang mga palatandaan tungkol sa darating na tagapagligtas. At kung inyo titingnan, maraming mga tago rin ay kinapit ang Diyos sa tagapagligtas na ito. Halimbawa, ang salitang kamangha-mangha. Sa inyong palagay, bakit kaya siya tinawag na kamangha-mangha? Ang salitang ito ay hindi isang pangalan bagaman sinabi ni Propeta Isaias na ito ay pangalan. Lumapit tayo sandali doon sa panahon ni Jesus. Maraming mga tao ang nakakita kay Jesus bilang tagapagligtas at ang kanilang sinasabi ay pawang mga bagay na hindi maaaring ikapit sa kanino mang tao. Halimbawa, doon po sa Lucas 7:11-16.
Pagkatapos na si Jesus ay magbigay ng buhay sa isang binata na tanging kasama ng isang balong babae, ang binatang ito ay namatay. At sa kanyang kamatayan, nalungkot ng lubha ang balong babaeng ito. At nang si Jesus ay dumating, nagalak ang mga tao at ang babae at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Ano po ang ginawa ni Jesus? Siya'y nagbigay ng buhay. Ang babaeng balo na wala ng tanging kasama sa buhay kundi ang kanyang anak na lalaki ay lubos na nagalak pagkatapos na makitang buhay na muli ang kanyang anak. Bago ang pagbuhay na ginawa ni Jesus, isipin ninyo na ang babaeng balong ito kasamang lahat ng mga nakilibing ay papunta na sa libingan. Umiiyak ang babaeng balo, wala siyang kasama, nawala na siya ng kasama. Ngunit sa kalagayang iyon, dumating si Jesus at buong kapangyarihang binuhay niya ang binatang patay na. Purihin natin ang Diyos dahil kay Jesus. Pero ang tanong natin kanina ay, bakit nga ba siya tinawag na kamangha-mangha? Alam na ninyo ngayon, nagbigay siya ng buhay sa patay na lalaki, tunay na kamangha-mangha. Sa buong ministeryo ni Jesus, ang kanyang mga ginawa ay pawang kamangha-mangha. At dito, ang ibinibigay na pangalan niya ay kamangha-mangha. Sa ating pagkilala sa mga ginawa ni Jesus, wala tayong masasabi kundi tunay na kamangha-mangha. Binigyan niya ng paningin ng bulag, ibinalik niya ang pananalita ng pipi, ibinigay niya ang pandinig ng bingi, pinagaling niya ang mga may sakit, itinuwid ang paang pilay, pinalis niya ang masasamang espiritu sa mga inaalihan ito, pinayapa niya ang nagngangalit na unos. Pinatawad niya ang kasalanan ng taong napalayo sa Diyos at sa dulo. Binigyan niya ng buhay ang patay. Sa Mateo 1:23, ang wika ng anghel na nagpakita kay Jose na amang makalupa ni Jesus, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Emmanuel, na kung isasalin ay ang Diyos ay suma sa atin. Opo, sa personalidad ni Jesus, nabanaag natin ang Diyos na lumapit sa tao. Ginawa ang mga kamangha-manghang mga bagay upang iligtas ang tao sa kasalanan. Huwag nating kalimutan yan. Bakit isinugo si Jesus ng Ama sa lupang ito? Upang bigyan ng solusyon ang problema ng tao sa pagkakasala. Naalala niyo rin marahil yung isang mayamang lalaki na lumapit kay Jesus at nagtatanong kung anong nararapat niyang gawin upang makapasok sa langit. Matatagpuan natin ang tala nito sa Marcos, Kapitulo 10, 17 hanggang 22. Okay? Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod sa akin. Namamanglaw na umalis ang lalaking iyon sapagkat marami siyang mga pag-aari. Sinabi ni Jesus na tunay po na mahirap pumasok sa kaharian ng langit lalo na yung may mga kayamanan. Iyan po si Jesus, ang kamangha-mangha na tagapagligtas at ang tagapayo rin. Dito, makikita natin ang biglang pagbabago ng propesya ni Isaias. Nag-umpisa doon sa bata na ipinanganak at pagkatapos ay naging lalaki na ibinigay din ng Panginoon. Matapos sabihin ni Isaias ang kamangha-mangha at tagapayo, bigla na yung binanggit ang kakaibang kalagayan ng pareho ring tao. Sinabi niya na ang kamangha-mangha at ang tagapayo ay ano po? Isang makapangyarihang Diyos. Ano? Makapangyarihang Diyos? Opo. Isaias 9:6-7. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo,
makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ano ang ating masasabi sa pagbabagong ito? Pansinin natin ang nakakagulat na mga pangalang isinunod ni Isaias, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sinong tao lamang ang makagagawa na gaya ng mga ginawa niya? Nagbigay ng kagalingan sa mga may sakit. Nagpalabas ng mga masasamang espiritu sa mga tao. Nagbalik ng paningin ang bulag. Nagbigay ng pandinig sa mga bingi. Nagbigay ng kapayapaan sa naggangalit na unos. Sa isang nakakagulat na bagay, nagbigay ng buhay sa mga namatay na. At doon sa dulo ng kanyang buhay dito sa lupa, ibinigay ang kanyang sariling buhay upang tubusin ang tao mula sa kasalanan. Sa ganito ring kalagayan ay sinabi ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Kung ang tao lamang ay makikinig, hindi na kailangan pa na magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Sinabi na ni Jesus ang dapat niyang sabihin sa mga tagasunod niya, sapat na iyon. Sinabi niya sa kanyang kausap na, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Sa Juan 14:6, sinabi niya ang mga salitang ito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi napigil ni Felipe na magsalita at sinabi niya kay Jesus sa talatang 8, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at iyan ay sapat na sa amin. Sinagot siya ni Jesus sa sumunod na talata na nagsasabi, Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Papanong sasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Sa mga salitang ito ay pinahayag ni Jesus ang katotohanan sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa talatang 10 at 11, Hindi ka baga naniniwala o nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalatayo kayo sa akin, ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O, kundi kaya, magsisampalatayo kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Si Jesus at ang Ama ay iisa. Ito po ang mahalagang aral na hindi natin kailanman dapat nakalimutan. Nais ko na ipakilala sa iyo si Jesus. Siya ang ating tagapagligtas. Siya rin ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Isinulat din ito ng Juan sa kanyang sinabi ang mga bagay na ito sa Juan 1:3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa niya ay hindi naginawa kung wala siya. Marami pa ang sinabi ng Biblia tungkol sa kanya at alam ko ng mga pangalang ibinigay sa kanya ni Propeta Isaias ay nagpapatunay sa iyo na si Jesus ay tunay na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Tanggapin natin ang mga pangalang ito para kay Jesus. Puno ito ng mga katotohanang mahalaga na ating uunawain. Kung mayroon ka namang tanong sa pag-aaral natin ito ngayon, sumulat ka sa amin. Bibigyan natin ng lugar ang iyong tanong at sana ikaw din ay makakilala sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Alam ko po na nakinabang kayo sa ating pag-aaral ngayon, sumain niyo nawa ang biyaya ng Diyos at magkaroon kayo ng kapayapaan mula sa Kanya. Ito po ang inyong lingkod, Neph Mañez, na nagpapaalam at nagsasabing bumalik kayo at makinig upang ating patuloy na tingnan ang salita ng Diyos dito po sa programang Ano ang Katotohanan.
pagsubok na kay pait at di na mapipigilan ang sakit na nadarama, ang patak ng mga luha at tangis ng paghihinupis ay napapaalala na ang Panginoon lamang ang pagsubok na darating. Anumang bigat ang nararamdaman, ito'y lapit kay Jesus, pagkat ang lahat ng iyong inaharap ay iyong malalagpasan sa tulong ng ating Ama. Ilagak lang sa Panginoon ang lahat pagkat siya lamang ang na harapin anumang pagsubok na darating.